Sinubukan ni Camille na magmakaawa dito kay David, sinabi niya ang mahal na mahal niya itong si David. Sapagkat iniwan niya ang kanyang kinabukasan dahil sa kanya, langalang sa magiging pamilya niya. Hindi niya dapat itutuloy ang kasal. Subalit nasaktan siya at nagulat siya sa sinabi nitong si David na hindi pala siya mahal nito. Napilitan lamang siyang pakisamahan dahil nabuntis siya. Ngunit kailanman umano ay hindi niya minahal itong si Camille. Bagay na nasaktan itong si Camille. Ang sinabi niya ay pupuntahan niya itong babae niya upang harangan at sabihin sa kanila ang totoo dahil hindi siya papayag na maikasal si David dito kay Catherine. Subalit hindi niya ito magagawa dahil lulubusin na nga ni David ang kanyang kahayupan. Nasuntukan niya itong si Camille kung kaya't nawalan ito ng malay. Sa buong akala naman itong si David ay talagang matutuloy ang kanyang kasal dito kay Catherine. Naisara ang simbahan. Ngunit kalaunan ay nagising din itong si Camille. Katok siya ng katok sa pintuan at nagmamakaawa na huwag ituloy ang kasal sapagkat kawawa naman ang baby na kanyang daladala. Subalit, tela nasisiraan na nga ng bait itong si David dahil gustong-gusto niya ng magandang buhay. Wala na siyang pakialam dito sa kanyang asawang si Camille at sa batang daladala nito. Hanggang sa nawalan niya ng malay itong si Camille muli at na-outbalance siya. Kaya gumulong ng gumulong ito sa hagdan na siyang dahilan kung bakit kukuha ito ng atensyon mapasigaw ang mga tao. Sa gitna ng kasal nga nitong si David ay magugulat sila dahil biglang may sisigaw na humihingi ng tulong dahil merong buntis na disgrasya. Patapos na ang kasal. Natuloy ang inaasam-asam nitong si David. Ngunit magugulat sila dahil may naghihingi ng tulong at agad ngang bubuksan ang naturang simbahan. Dito ay masasaktan itong si David sapagkat ang baby at itong si Camille ay nanganganib nga. Posible nga ba kayang mabubuhay pa itong si Camille? At ngayon kasal na nga itong si Catherine dito kay David. Anong kapalaran ang nag-aantay sa kanya dito sa walang hiyang si David na kailanman hindi rin niya minahal? Pinilit lang siya ng kanyang mamita na pakasalan ito alang-alang sa yaman. Siguradong hindi maging masaya ang buhay niya kasama nga itong si David. Lalong-lalo na't malalaman ni Catherine ang katotohanan na ito palang si David ay may pamilya at may buntis na asawa. Hindi pa tapos ang problema nitong si David dito kay Camille dahil nakaligtas itong si Camille at ang baby niya. Kaya may pag-asa pa na malantad ni Camille ang katotohanan at may siwalat niya dito sa kanyang asawang si Catherine ang totoo na may pamilya itong si David kahit kasal na ito. At sa oras nga na gumaling siya ay dito'y hahanapin nga nitong si Camille itong si Tanggol upang hihingi siya ng tulong. Nais niyang managot ang kanyang kapatid na si David sa kanyang mga pinagagawa. Lalong-lalo na't alam na rin ang kanyang pamilya ng kanyang mga magulang ang ginawa ni David. Kaya naman ang kanyang magulang ay kinuha na nga siya at binalik sa bahay niya dahil may kaya naman talaga itong si Camille. At mas pinili lamang itong si David sa pag-aakalang maging maayos ang kanyang buhay kasama si David, ngunit mas naging kalbaryo ang buhay niya.